beautiful people, this is Miss M, and for tonight's video, I'm just going to make a reaction video about sa episode ng MMK tonight na about AIDS. It's the hashtag break the stigma. So, it's all about AIDS. Si Billy na merong AIDS, si Billy na gay na nagkaroon ng AIDS. So, sino ba sa inyo ang nakapanood ng episode tonight ng MMK? So, yung episode kanina, unang-una, ang galing ni Billy doon. Ang galing ni Kit Thompson, nag-ubanap na bilang Billy na merong HIV or AIDS na talaga yung sa kanya. So, ngayon, based on my... kung ano lang konting nalalaman ko tungkol sa AIDS na narinig ko or yung nalalaman ko lang ang kaya kong i-share. So, sumilip ako sa magpakailanman. It's all about OFW na most wanted. It's because nagkitulong siya sa iba pang mga kababayan niya na nangangailangan. But then, mas mabigat itong MMK. So, nakafocus ako sa MMK. It's all about AIDS. So, ang episode kanina, parang ano yun, humahanga ako sa nag-share ng story niya na bilang isang tao living with HIV or living with an AIDS. Kasi hindi madali siguro tanggapin na alam mo yung buhay mo na may taning na at saka meron kang sakit na talagang kinakatakutan. Talagang sakit na wala pang lunas hanggang ngayon. So, yung story niya, it's kind of eye-opener. Kumbaga, ano yon? Yung eye-opener yon dahil maraming mga taong nagkasakit ng HIV or AIDS na talagang nalugmok sila sa buhay nila dahil hindi nila matanggap hindi nila matanggap kung ano mang sakit meron sila after sa mga desisyon nila sa buhay. So, minsan sinisisi nila yung partner nila, minsan sinisisi nila yung mga pinagagawa nila sa buhay, pero siguro si Billy na-achieve niya or nagiging okay siya ulit noong time na inaccept niya sa sarili niya na para mabuhay ulit. Dahil nung nalaman niya na meron siyang AIDS at namatay yung kapartner niya, yung live-in partner niya na lalaki din, tapos nalaman niya na may HIV or AIDS, alam na niya sa sarili niya na posibleng magkaroon din siya. So, nandahil sa sakit ng pagkamatay ng partner niya at sa possibility na magkakaroon din siya, nagiging mahina siya sa buhay niya, ang takbuhan niya alak, at saka droga. So, nagiging ano talaga siya, kumbaga, patapon yung buhay niya ron. Pero, isang araw, nag-desisyon siya na magpa-test at isuriin na or kung i-check na kung ano ba talagang nangyari sa kanya dahil naglaglag na yung ano, may alopecia na siya, naglaglag na yung hair niya, may rashes at kung ano-ano pa mga signs of AIDS na meron siya sa katawan niya. So, unang-una niya pa-test, hindi pa niya matanggap na meron siya ng ganong klaseng sakit. Although, late na nga yung pagpa-check up niya dahil stage 4 na siya. Pero, noong una hindi siya tinanggap ng pamilya niya, pinanindirihan siya at ng mga tao na kapaligid sa kanya, friends niya, at kung sino pa man. Dahil, italaga namang, itong klaseng sakit na to, wala pang lunas at saka italagang unti-untiin kanya hanggang sa mamatay ka, ganon. Pero, kung open ka lang, meron namang prevention na meron, sabi nila, meron namang prevention na pwede kang mamuhay bilang normal na buhay tulad ng dati. Basta, meron siyang mga specific na gagawin ka, kaya nga kailangan mong magpa-check para yung doktor mo ang magsabi kung ano mang dapat mong gawin. Kung ano mang dapat mong gawin para mas mapahaba pa yung buhay mo kung ikaw yung tipong tao na merong HIV or AIDS. So, ngayon, kung ikaw yung isa sa mga tao na merong ganitong sakit,
sorry, meron ganitong sakit at lugmok na lugmok, yung feeling mo na wala ka ng ano, yung feeling mo papanindirihan ka ng mga tao, yung feeling mo na down ka na sa sarili mo, dahil meron kang ganitong klaseng sakit, no worries, kasi maraming tao talaga na ganon, pero inaccept nila at nagpatuloy yung buhay nila dahil life must go on kahit ano pa mang sakit na meron ka, although hindi madaling tanggapin nung una, pero sabi nga nila, acceptance and understanding is the key to break the stigma about this kind of illness na AIDS or HIV. So now guys, to ano, para talaga maiwasan yung mga ganitong sakit siguro, eh kayo, dapat ingatan nyo din yung ano, sarili nyo na kung sakali na gagamit kayo or makipag-anuhan kayo ng, sa ibang tao, use the protection or hindi lang kayo basta-basta makipag-anuhan sa iba na kahit hindi mo kakilala dahil may possibility na gumamit din sila ng ibang tao na meron din sila. Although yung iba, sensitive enough na i-inform ka na meron silang ganon. Pero paano na yung iba na yung tipong suicidal, yung tipong mahina yung ano din, yung parang damay-damay na to, ganon. So, hindi safe. So, make sure, sabi nga nila, get yourself tested sa mga healthcare or yung mga somewhere na makakatulong sa inyo, lalong-lalo na meron na kayong mga symptoms about sa ganitong sakit. Dahil super, ano, super serious na ganitong bagay na magkaroon ka ng ganitong sakit. So, anyway guys, thank you so much for watching this video and of course, good night!